Sa channel po natin. So, may gagawin po tayo dito guys na Fukuda si RDTV. So, problem po niya, yan guys ang, yung nakikita po ninyo black and white lang po siya guys. Ano po, pero kapag pinindot po natin yung menu, ayan, colored naman. Pero yung display niya, ano, black and white. So, ito po yung gagawin po natin ngayon, guys. Samahan nyo ako, guys, na ayusin itong display nitong TV po na ito. So, ang unang problem pala nito, guys, yung flyback niya, ang lakas ng, ano, ang lakas na singaw. So, inaayos ko na siya. Eh, hindi ko na siya binidyo kasi meron na tayo mga video na ganun na ginawa. So, ito yung isa pa niyang sakit. Black and white lang siya. So, sige guys, simulan na natin ayusin. So, okay guys, bago po natin siya gawin, shout out muna kila Kabakal Beat. And so, wala kang, ewan ko kung anong pangalan mo sir kasi hindi walang nakalagay dito. So, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa channel po natin. Huwag po kayo magkasawa. At gayon din po kay Gilbert Rotobio. Yan, Gilbert Rotobio ng Taguig City. So, maraming salamat po guys sa... walang sawang pagsuporta nyo sa channel po natin. So maraming salamat po sa inyo at God bless po sa inyo. Ingat po kayo palagi. So sige po, simulan na po natin. So pagka ganito guys, ang mga problema, ano po, may pagka mini-menu yung ganyan, may kulay yung menu pero yung display niya black and white. So ang gagawin lang po natin yan guys, gamit lang tayo ng remote. Yan. Remote control. So, kasi, bakit po? Kasi dito po sa control niya, rito sa baba. So, bali, ang meron lang dyan, TBAB, menu, volume down, volume up, channel down, at channel up. So, hindi natin magagamit dyan kapag mag-ooperate tayo ng ganito. So, kasi system po ito. So ngayon, yung mga ganitong klaseng TV guys, mga China TV na ganito, so pwede siya sa universal remote. Ayan. Yung universal remote, kahit sa palengke po, makakabili po kayo nito. Nasa ano lang po ito, dito sa amin kasi nasa 150 po ito, yung universal. So ito ang ginagamit ko sa pag-aayos ng mga ganito China. Gagana po siya sa lahat ng China. Ano po, yung ganyan, Fukuda, Pensonic, mga China TVs. So paano po siya gawin? So ganito po siya sa remote, may makikita po kayo diyan na SYS, yung katulad po nito. Okay, hindi siya masyadong mabasa. Ayun, ayaw niyang mag-ano. So ito po SYS, ito nasa bandang kan siya. Bandang kaliwa. Ayun, SYS, ibig sabihin niyan system. So, ang gagawin po natin, pipindutin lang natin yan para makuha natin yung kulay na kinakailangan po nito. So, ayan, SYS. So, pindutin lang natin siya. Ayan, ayun, yung sumobra. O, ulitin po natin, sumobra. Ayan. O, ayan, ganyan lang siya guys. So, ayan, mas maganda na siyang panoorin ngayon kasi may kulay na siya. So, yun lang. Ano po, hindi natin kailangan magbukas. So basta ganoon lang nakita nyo, problem ng TV, black and white siya, pero pagka pinipindot mo yung menu, may kulay naman. So yun lang, SYS lang yung system niya guys para maibalik yung dati niyang kulay. So ayan, ganoon lang po siya kadali guys. So napakabilis lang siyang ayusin.
ano po, kahit non-technician po kayo, magagawa nyo basta meron po kayo nito, universal remote control. So actually sira na rin yung mga pindutan po nito, guys. Ito lubog, natanggal pa yung isa siguro. Kakapindot siguro ito ng madiin, ganyan. Pwede din po kasi masira yan. So, ayan, ganyan lang po siya, guys. Ano po, sana po nakapagbigay po ako ng konting idea po sa inyo kung paano ayusin yung black and white problem. Huwag nyo rin po kakalimutan, guys, na mag-subscribe sa channel po natin. Click nyo po yung notification bell para updated po kayo pagka may bago po tayong mga video tutorial. So, maraming salamat po. Hanggang dito na lang at God bless po sa inyong lahat.